Kaugnay pa rin ang tag-init, sabay na pong sumisipa ang konsumo ng marami sa tubig at sa kuryente. Sa ilang lugar, araw-araw nang mawawala o hihina ang tubig gripo. Paano naman ang supply ng kuryente? Yan ang sanay puwersang tinutukan ni Sandra Aguinaldo at Dano Tingkongko. Sa init ng panahon, ito ang bubungad sa mga customer ng sari-sari store ni Evelyn Torres. Ito pinapangharang namin kasi mainit. Para yung init naman niya, masyadong matindi init, hinaharang namin para hindi naman pumasok yung init sa loob. Kahit papano, malamig. Sa loob ng tindahan, isang maliit na electric fan ang nakabukas. Patay ang ilaw para raw makatipid sa konsumo ng kuryente. Ang kanyang apo, hinubad na ang pangitaas dahil naiinitan. Sa kabila ng pagtitipid sa konsumo ng maraming Pilipino, inaasahan pa rin ang pagtaas ng konsumo ngayong tag-init. Nagbabala naman ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng power interruption nang hindi pagbigyan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang hinilig na buwan ng extension ng napasong mga ancillary services agreement para sa reserbang kuryente. Ayon sa NGCP, kailangan daw ito para masigurong sapat ang supply ng kuryente dahil sa tansya nito, sa Hunyo pa mahahanda ang mga panibagong ancillary services agreement. Sumulat ng NGCP sa Department of Energy o DOE para hilinging makialam ito sa issue. Wala pang tugon ang DOE sa ngayon. Ang ERC naman, hinihintay raw ang motion for reconsideration mula sa NGCP. Ayon sa Meralco, pinaghahandaan nila ang pagnipis ng supply ng kuryente kung kailan pataas pa naman ang demand. Sa kanila raw interruptible load program, hinihikayat ang commercial at industrial customers nila na gumamit ng generators kapag naglabas ng red alert notice ang NGCP. Ito raw ay para hindi mawala ng kuryente yung mga residential customers. Kapag manipis ang supply at mataas ang demand, nagtataas din daw ang presyo ng kuryente. More consumers, whether it's residential, commercial, industrial, will use more power during the summer months. At this also puts pressure on the market, the wholesale electricity spot market, because as many need more electricity, as demand rises, then prices as well will tend to go up as well. Pagdating naman sa supply ng tubig, kahit pa normal ang level sa mga dam, inaasahang bababa na ito sa mga susunod na araw. Kung titignan po natin, pag ganitong mga buwan, March, April, May, talaga ang mga dams natin, ang trend yan puro pababa. Lahat ng dams natin pababa dahil wala po tayong pag-ulan. Hihina o mawawala ng tubig gripo ang mga sinusuplayan ng Maynilad sa bahagi ng Las Piñas, Parañaque, Quezon City, Makati, Valenzuela, Pasay, Navotas, Malabon, Caloocan, Maynila at Bacoor, Rosario, Noveleta at Cavite City sa Cavite. Inaasahan daw kasi na hindi magiging sapat ang mga pag-ulan sa mga susunod na buwan para mapunan ang mababawas na supply ng tubig sa Angat Dam na nagbibigay ng 70% ng supply ng tubig ng Metro Manila. Araw-araw na raw ang water interruption simula sa March 28 o sa March 29 pero hindi binanggit kung hanggang kailan yan tatagal. Bahagi naman yan ng pagtitipid na sa limitadong imbak na tubig lalo't malaki raw ang chance ang magka-El Nino sa huling bahagi ng 2023. Baka medyo humaba yung dry season natin. O baka abutin tayo ng mga July bago umulan. Kaya ngayon pa lang, mag-ano na tayo, mag-conserve ng konti ng tubig para lang mapahaba natin yung service ng dam. Pero ngayon pa lang, tuyo na rin ang ilang taniman tulad na lang sa Lawag, Ilocos Norte at Kasiguran, Aurora, kung saan bitak-bitak ang lupa dahil sa kulang na irigasyon. Ayon sa National Irrigation Administration, sa 1,000,000 hektarya na mga pwedeng patubigan, 1.2 million hectares lang ang kaya ng ahensya. Papatupad po kami una yung water management, yung tinatawag naming alternate wetting and drying. Meron kaming cropping calendar kasi binakausap po namin yung ating mga irrigators association. Pinapaliwanag namin sa kanila yung mangyayari. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungkot, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.